Welcome back mga kaibigan at sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang isang tren sa Italy na nawala sa loob ng tunnel at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik na pinaniniwala ang nag-time travel. Pero bagong lahat, kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga video dahil araw-araw tayong nag-a-upload. Simulan na natin ang ating kwento. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998 bound for Atlanta, Georgia with continued service to Dallas-Fort Worth International Airport. All carry-on items should now be stowed securely, either in an overhead bin or under the seat in front of you. All aisles, exits, and bulkhead areas should now be clear. All electronic devices should now be turned off and stowed as they may interfere with the aircraft's navigational and communication system. Mga kaibigan, noong July 14, 1911, ay nag-offer ang rail company na Zanetti ng libreng sakay dahil bago ang kanilang tren. 106 na pasahero ang sumakay dito at excited silang ma-experience ang bagong tren na ito. At mga kaibigan, ito ay isang normal lang na biyahe para sa kanila. Masayang nagkwekwentuhan ng mga pasahero nito at tumitingin na magagandang tanawin. Matataas at magagandang puno at maaliwalas na hangin. Isa sa mga pinaka-inaabangan nilang makita at madaanan sa kanilang biyahe ay ang bagong gawang tunnel na nasa ilalim ng isang bundok, ang Lombardy Mountain. At mga kaibigan, ang tunnel na to ay isa sa pinakamahabang tunnel na nagawa noong mga panahong iyon. At dito na rin magsisimula ang misteryo at hiwaga na bumabalot sa kwentong ito. Pagpasok ng tren sa tunnel na to ay hindi na sila kailanman nakabalik. Bigla na lang silang nawala na parang bula. Agad namang rumisponde ang kapulisan upang imbestigahan ang pangyayari. Inignan nila ang bawat sulok ng tunnel, ngunit wala talaga silang nakita ni isang bakas ng nawawalang tren. Ang nakakapagtaka pa dito mga kaibigan, ay wala namang pwedeng daanan na iba ang tren dahil ang tunnel na to ay isang straight tube lamang. Ibig sabihin, ang pwede mo lang labasan ay sa kabilang dulo nito. Mga kaibigan, sa pag-iimbestiga ng mga pulis ay may nakita silang dalawang lalaki. Sabi ng dalawang lalaki na to, ay tumalon sila sa bintana bago tuluyang mawala ang tren. Ang tanong ay bakit sila tumalon sa tren? At ano ang dahilan ng pagkawala ng misteryosong tren na ito? Ibinahagi nila ang kanilang karanasan tungkol sa pangyayari at sabi nila na habang papalapit ang tren sa nasabing tunnel, ay bigla na lang may lumabas na usok sa paligid nito. Bumagal ang tren habang ito ay papasok sa tunnel hanggang sa binalot sila ng usok na to. Sa takot ng dalawa, ay tumalon na lang sila sa bintana bago tuluyang mawala ang tren. Mga kaibigan, sinabi nung isang survivor sa isang Italian newspaper na nakarinig daw siya ng isang kakaibang tunog na parang nanggagaling mismo dun sa usok. At nakikita niya na parang kinakain nung usok na yon ang buong tren na kanilang sinasakyan. Nakita niya rin na ang unang train car na nasa harap niya ay bigla na lang nawala. At dahil sa takot niya, kaya siya tumalon sa bintana. Bumagsak siya ng napakalakas at nawalan ng malay. At yun ang huling bagay na kanyang naaalala. Pagkatapos ng pangyayari, ay nagkaroon siya ng stress disorder. At yung pangyayaring yun na lang ang tanging binabanggit ng kanyang bibig. Mga kaibigan, kumalat ang balita sa buong Europa, ngunit agad ring sinara ang kaso ng misteryosong tren na to sa hindi malamang dahilan. Hindi na rin natuloy ang imbestigasyon sa tunnel na to dahil ito ay isa sa mga nasira at nabomba noong World War II na dahilan upang magsara ang magkabilang butas nito. Madami ang nakasaksi sa pag-alis ng tren sa Roma hanggang ito ay makapasok sa nasabing tunnel. Ngunit, hindi na nila ito nakitang lumabas
dito. At hanggang ngayon mga kaibigan, ay walang eksaktong eksplanasyon sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa tren na ito. May mga teorya na baka nag-time travel ang nasabing tren. At kaibigan, hindi ito imposible. Dahil noong 15th century ay may mga records ang medieval monks sa Modena na nakakita raw sila ng isang tren na may mga sakay na pasahero. Ang nakakapagtaka pa dito ay ang pinakamabilis na transportation vehicle noong medieval age ay ang kabayo. At wala pang mga railroads na nagawa noong mga panahong yun. Ibig sabihin, imposibleng magkaroon ng tren noong time na yun. Ayon sa record, ay sabi ng mga nakakita sa tren na to, ang mga pasaherong sakay nito ay magaganda ang gupit ng kanilang mga buhok at maganda rin ang kanilang mga kasuotan, mga damit na hindi pa naiimbento noong medieval age. At kung hindi ka naniniwala kaibigan at iniisip mong baka inimbento lang ng mga monks ang kwento na to, ay alam nyo ba na ang reports tungkol dito ay nakatago hanggang ngayon sa records ng Casta Soleia na nasa poder ng Sagino family. At ito pa ang nakakapagtaka. Dahil ang pangalan ng isa sa mga survivors ng pangyayaring to ay Sagino. Hindi lang yan mga kaibigan, dahil noong 1840s ay may isang report na nagsasabing nakita ang tren kasama ng mga pasahero nito sa Mexico. May isang psychiatrist sa isang local hospital ang nag-iwan ng kanyang note na ang nilalaman ay meron daw 104 na Italians na inadmit sa hospital nila. At lahat sila ay nasa state of shock. Sabi nila na nakasakay daw sila sa isang tren sa Roma, at ang nakakakilabot pa dito ay ang isa sa mga pasahero na to ay may cigarette box sa kanyang bulsa na ang date na nakalagay ay 1907. At take note mga kaibigan, na admit sila sa ospital na to noong 1840s. Ang cigarette box rin na to ay nakatago hanggang ngayon sa isang Mexican museum. Hindi lang yan mga kaibigan, dahil noong October 29, 1955 ay nagpakita ulit ang misteryosong tren na to sa Zavalichi, isang maliit na village sa Ukraine. Ayon sa signalman na si Piotr Yustomenko, ay hindi raw kasali ang tren na to sa schedule noong araw na yun. Nang ito ay silipin niya, laking gulat niya nang makita niyang umaandar ang tren sa Gasport Mountain na walang dinadaanang railroad. Akala niya ay namamalikmata lang siya, kaya ipinikit niya uli ang kanyang mga mata, at pagkadilat niya ay nandoon pa rin ang misteryosong tren na to. Ngayon ay punta tayo sa science. Mga kaibigan, ang scientific explanation ng pangyayaring to ay pinaniniwala ang lahat ng railroads dito sa ating mundo ay magkaka-connecta, na parang isang connected web na may sari-sariling magnetic field. At yung mga tren ang nagsisilbing electric conductors sa pagitan ng Earth's natural magnetic field at ng artificial magnetic field. At yung pagsasama ng dalawang force na to ay kayang makagawa ng napakaraming endless holes. At ang eksplanasyon na to mga kaibigan ay base sa theory of relativity ni Einstein at ang definition of distance ni Minkowski. At ang mga fractures na to ay tinatawag na coronal holes. Ang posibleng nangyari daw mga kaibigan ay noong umalis ang tren mula sa stasyon sa Roma ay nagkaroon ng mahinang lindol. At yung lindol na yon ay gumawa ng isang time irregularity sa entrance ng mismong tunnel. At yung tren ang nagsilbing link upang makalusot ito through time and space na dahilan upang mapunta sila sa ibang panahon. Sa madaling salita mga kaibigan, ay nag-time travel ang tren bago pa ito makalabas sa dulo ng tunnel. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa time travel? Posible kaya na ito ang dahilan ng pagkawala ng misteryosong tren na to?
I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man, mga kaibigan, ay wala pa ring sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang hiwaga. Shoutout nga pala kay Mako Samuel, Hajimi Magallanes, Claude TV, Gerald Gaming TV, John Paul, Bryce Magkail, It's Me Amleya, Adrian Panimdim, Blue Jeans 2829, at John Lloyd Talasing. Maraming salamat sa support at panonood, at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.